my vlog. Good evening na po dito sa Dubai. It's around 7 p.m. And today is the first day for our holiday, long weekend, kumbaga. Bali, 5 days? 5 days tayo atin? It is 5 days. 5 days po kami, tapos yung mga girls, yung dalawa, si Jess at si Gwen, may mga gala. Yun sila, mga taken. Kami dalawa, mga happy single ladies. Chares! Embracing singleness. Yes, by eating. Ito, yung mga food na pinipare ni Ate Sue. Ito po yung... It's you who prepared. No, it's you. But it, I know it's... It tastes good. This is wings. Buffalo wings. And this is chicken with bean sprout. Tsaka ito, supposedly pang ano namin to, pang dessert or yung pang merienda ba? Snacks sana namin, pero naka-decide kami kakain ngayon, mga 4 p.m. na. So, parang naging dinner na lang din. Tapos ito. We have tiramisu. A lot. That's quite a lot. But we will set aside for the girls. So, ang pag-uusapan na lang namin about life. Wait, is this a formal vlog or? Hindi, kahit ano lang random. Random lang talaga to. Okay. Hindi naman talaga, no? So did you upload the ones that we've taken during our walk? Yeah. Okay, good. Okay, so I guess you've seen me in the videos previously uploaded by Thea. So if you have watched it already. Yeah. But if not, So we're just supporting Thea and everything she does. Especially vlogging. Yeah. Ganun ka supportive yung mga friends ko. Sarap niya, guys. Paano mo ito yun? Okay. So this will be our topic. Yeah. First. Okay, if you are a bit of curious on how did I cook this one. So first, I stir fry the bean sprout with oil, put some salt and pepper, and then just stir fry. Pakwatan lang siya. What is pakwatan? Biglain lang. Diba? Biglain mo lang yung. Biglain mo lang siya sa wok and then transferred it. And then saute onion and garlic. And then put a little bit of butter on it, and then until it's translucent, and then you will transfer it to another bowl, and then stir fry the chicken. It has an Asian taste, no? Sarap niya. Parang hindi ka na maghahanap ng rice, no? Yes. Masasatisfy ka na. Dito. Pwede siya pang diet. Di ba? Pwede. Lalo na for those people who are very avoiding rice. The time harvest. Sarap niya. Wala kaming magawa kasi yung pinsan ko si Gwen nandun sa beach sa Mamzar. Kasama si Mami. Yeah, so kasama si Mami. Hi, shout out to Mami, Joanna, and everyone working in Al Futaim or at Al Futaim. Tapos si Jessa naman, na gumala siya kasama yung love niya. So, kami ni, late na kami nagising. Sobrang late. Tapos, message si Thea na gusto daw niyang kumain ng chicken wings at gusto daw niyang magmukbang. So, I joined in kasi wala na ba niya akong magawa. Tapos, gutom kami. We never eat it niya. This is our first meal. So, what is your favorite food? This one. Really? Wings. Chicken wings. Chicken wings. Even before. Yeah. Pero, sa mga yung mga chicken, yung mga sweet and sour. Okay. Ah, okay. Kaya diba sa chin-chin? Okay guys, so since we don't have any topic, I'm going to ask random questions for Thea. Because it's her vlog and it's
It's like every day with Thea. Just like my name. Mm. Okay. So Thea's favorite is is chicken wings. Mm-hmm. Anything like any recipe with chicken wings. Mm. Okay. What is your favorite hobby? Swimming. Mm. In the beach. Okay. Sunbathing. Charis, ganun. You love beach a lot. Yes. Outdoor adventure, ganun. All right. Okay, so when you were in high school or college, what is your favorite subject? Favorite subject among? So which you find very easy even though you don't study a lot? Ano ba siya? English? English. Science? Math? Sa ano, second year high school ako, science yung favorite ko nun. Wow. Oo. Pero pagkatapos wala na. Wala na akong favorite. What is your favorite sports? Badminton. Really? I like playing. And soccer, football. Hindi ako naglalaro. Favorite ko lang na naman. That's your favorite. I don't play. I just watch. Okay. So, this is just random, guys. It's not scripted, so I'm just thinking. I am still thinking. Okay. No. I'm just going to ask you questions so that our viewers, your future subscribers, will know you better. What is your favorite dessert? Mango float. I love mango float too. Sarap, no? Sarap siya. Ito naman, buffalo wings. Hindi ako masyadong mahilig sa maanghang. Mm. Pero ito, maanghang siya. Pero kaya lang naman. Tolerable lang? I really enjoy this. Yeah. Maga pa kasi. It's still, I think, 8 p.m? 8 na ata. Pero parang kanina, check ko. Nasa ano pa yun? Nasa 7. Paano ako nakapunta sa Dubai? Yeah, why did you decide to venture Dubai? So, alam naman parang basta from nasa ano ba talaga? Ano talaga tayo? from Cebu City, doon ako lumaki. Okay. So, doon yung trabaho ko, call center. Okay. Sa Sykes. Hi, shout out to my friends. Yeah. Christel. And 2 years ako nag-work doon. But every day, may missing talaga ba na hindi naman pwede na palagi na lang ako nasa call center, no? Okay. Kaya parang yun talaga yung prayers ko. Pumunta pa nga ako doon sa ano eh. Sa Simala. Alam mo yun? Simala sa Cebu. Doon ako nag-pray na sana naman may dumating na offer or something na makakapag-growth sa career ko. And then, hanggang sa nilet go ko na lang kasi antay ako ng antay. Parang naaano na din ako, parang dragging na yung... When it was? Ha? When it was? When I was what working year? Like 2017. Okay. I was really dragging myself to go to work. And then, one day or one night, I just decided na to let it go na lang. And then, wait what comes with... kung ano man yung ano ba? Kawant me. Hanggang sa naging 2000... Parang kinakabahan ka sa audience po. Oo nga. Hindi. 2018, January, yung pinsan ko, shout out to kaya Davey. Yung pinsan ko, nag-work siya dito sa Dubai. 5 years na. Hanggang sa naging, pumunta siya, umuwi siya sa Pinas.
dun sa Cebu. In-invite niya kami. Ako noon, humiwalay na ako sa mama ko ba. Okay. So ako lang mag-isa. So tinawagan ako, "Ren, saan ka? Punta ka dito sa Vikings, sa SM." Hanggang kasi birthday niya 'yon, February 1st. Tapos doon, si mama talaga 'yung nag-open. Hindi ko inexpect 'yung pumunta ko, pinunta ko lang talaga doon. Kain kasi Vikings eh, mahal kaya doon. Kain lang talaga. Tapos sabi pa, sabi kasi alam niya na gusto kong umalis ng Pinas. Ah, sinishare mo sa kanya. Oo, si mama talaga yung parang best friend ko na kahit ano, pinagsasabihin ko kung ano, anik-anik. Shout out to your mom. Shout out to my mom. At tapos, sabi niya, "Uy, Dave, gusto pala nito ni Ren-Ren na pumunta ng Dubai. Baka may ma-offer ka, gano'n-gano'n." Sabi pa ng pinsan ko, "Ha? Ba't di ka nagsabi?" Oh my, okay. "Ba't di ka nagsabi? Sige na, para bago ako umalis doon." Kasi nagpa-plano na siyang umalis dito sa Dubai for good. "Bago ako umalis, asikaso ko muna yung mga papeles na kailangan para ma-sponsor ang kit." Very good. Kaya yun. February yun, di ba? February 1st. Hanggang sa bumalik siya ng Dubai. March 24, 2018. Pak! Tunitayan! Here in Dubai! Yet, akaya yun. Dito na ako naghanap ng work. So, ipang ilang taon mo na to dito sa Dubai? Magti 3 years na ngayong March. Tapos, first job mo to, di ba? 5 months ko din itong inintay. Bilis, no? Bilis. So, how is your experience so far living in Dubai for almost 3 years? Masaya. Nakukuha mo kung anong gusto mo. Okay. So, what can you advise to those inspirees, to, you know, dreamers that they wanted to venture Dubai, they wanted to have the greener pasture? What can you advise? Prayers. Pray lang talaga. Kasi pag para sa'yo, ibibigay yan ni Lord. Okay. Tapos, hindi na ako na-excite. You, currently? Okay. So, may nakita ko sa TikTok na pag ganito na nararamdaman mo, isipin mo yung time na wala ka pa. Very good. Yung it makes sense. Kung yung time ba na naghahanap ka pa ng anong gusto mo. Ngayon, nandito ka na, nahanap ka na naman. Just look back with your past. Kasi yung tao, hindi na ako content, di ba? Kapag na-achieve na niyan yung, like say, dati, nasa Pilipinas siya, tapos gusto niya mag-Dubai, like for Taya. Tapos nandito siya sa Dubai, she's used to it eh. Lahat ng mga nakikita niya, lahat ng mga nakukuha niya, nabibili niya, na-use na siya. So, naghahangad pa siya ng another adventure, which is good. Hindi naman siya bad in hindi naman siya pangit in a bad way, pero when we feel like that, we must count our blessings, whatever we had right now. Totoo yan. And then be grateful. Sino yung favorite nyo yung barbecue, banana cue? Comment down below. Me. Yun. Comment down below. Okay, which one do you like? Banana cue or kamote cue? Nung high school pa kayo, tapos lumalabas kayo sa canteen, tapos yung by the road, may mga nagbibenta. Anong mas gusto nyo? Banana cue, kamote cue, or yung ginanggang? Alam mo yung ginanggang? Yung grilled
grilled banana, tapos may margarine, tapos white sugar. White sugar, yun, masarap. Yun yung pinaka-favorite ko among the three. Ako rin. Ginanggang. Kasi sobrang sarap, tapos mainit pa pag kinakagat mo siya. The best. The best. So, or yung hot cake na Pinoy hot cake. Pinoy hot cake, yung typical na. Ngayon kasi yung hot cake is yung maliliit na, tapos more cake na yung flavor. Noon dati, yung, as in, typical cupcake talaga. Ayun, typical hot cake. Andyan, inalagay ko. Okay, okay. Ito. So, yun na yun. Thank you for watching. Please like, subscribe, comment down below if ano yung mga gusto niyo isabi or gusto niyo yung topic next time kasi mukbang na naman kami for seafood with the girls, with the Jessa and Gwen. This is from anong pangalan? Kupagawa in Dubai Mall. Kupagawa in Dubai Mall. Yes. Kupagawa. I don't know the spelling. Kupagawa. It's, I think it's Kupagawa. And then if you, the must try dessert is carrot cake. And then they also have acai berry puree. It really tastes good. How was it? Really? Mm-hmm. Oh my. Oh, tam. Sarap eh. Dalami eh. Wait, kuna na. Oh. Imo mo na. Kanina ko. Better pay. Ah, grabe sarap. It melts in your mouth. Totoo. It melts. Oh, wow. Dalami, no? Lamit yung ito lang. Carrot cake. At saka cheesecake. Ano sila? Sweets? No. All. Ay, coffee talaga. Coffee, sweets, tapos breakfast. Like acai berry, puree. Mm-hmm. Pasta. As in. All. All around. Ang sarap. Gabi. Oh, and this it? Kupagawa. Kupagawa. In Dubai Mall, if you're in Dubai, try taste this one. Carrot cake. Really good. This is tiramisu cake. Mm, that's tiramisu. Ah, grabe. Let me eat this thing, grabe as in.